At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang World War 35 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Kawawa ang mga kawal natin. Wala silang kalaban-laban sa mga ani. Pinabayaan na rin tayo ng mga Allied Forces ng United Nations. Bayaw. Gwen. General Agaton pala. Ito na nga ba yung sinasabi ko sa'yo nuna? Bibili man tayo ngayon ng armas. Huli na. Mamamatay na tayong lahat dito. Patay. Delikado to. Binagsakan nila ng missiles ang kampo natin. Nakaulot tayo ng missiles ng alay. Sumag muna tayong lahat kung di mamamatay tayo. General, anong gagawin natin? Sino ang tutulong sa atin ngayon? Wala na tayong pag-asa. Maaangkin na nila ang bansang ito. Oo, maaangkin na nila ito. Maaangkin na nila ang bansa natin. Kami ang para ni Sergeant Boy Sibuyas. Ay, si Banjing pala. Ay, kayong dalawa. Dalawang Amnoy, umalis na kayo dito. Baka sa inyo namin ibaling ang aming init ng ulaw sa mga anik na yan. Ganda kayo. Huwag mong maliitin ang kakayanan namin! Ha? Hoy! Kayong dalawa, umalis na kayo dito. Bakit? May magagawa pa ba kayo? Sa mga umaataking mga anik na yan? Oo, Colonel. Kung gusto ninyo, manood lang kayo. Kami ang bahala sa mga anik na yan. Oo, manood lang kayo. Para sa din po si Buyas, let's march in! Darwina, anong ingay yun? Nako, Tita Bibang, tingnan mo, ang mga sundalong anik. Nagkakandara pa silang umaalis. Nililisan na nila ang ating kampo. Ano kayang nangyari? Gumana kaya ang pangkukulam ng mga kilalang mangkukulam? O kaya sinalakay sila ng mga aswang? Nako, hindi ko alam, Tita. Ayun, nagmamadali sila. Ano yung nangyari? Sige, umalis na kayo dito, kundi papatayin namin kayo lahat. Sige, get up on here, or else we will kill you at this time. No. What else are you doing? You leave right now. Yes, sir. Darwina, nasasaksihan mo ba ang nasasaksihan ko? Ay, upo, Tita, nako. Totoo ba ito? Hindi ba tayo nananaginip, Tita? Hindi ako makapaniwala. Ang mabuti pa, iparating natin kaagad ito kay Colonel Karyong. Halika na! Pare Adong, ang sarap ng buhay natin dito sa anik, ano? Buhay bus tayo. May mga katulong tayong Pinay. Tapos ang gaganda pa nila. Oo, pare. Gustong-gusto ko nang tumira dito sa anik. Ako rin, pare. Gusto ko. Dito na ko habang buhay. Hindi na ko babalik doon sa bansa natin. Ako rin, pare. Ayaw ko nang bumalik doon, pero kailangan na mapag-aralan natin yung wika nila. Ay, oo, pare. Aha.
Sino kayo? Bakit bigla-bigla nyo kaming pinasok dito at binuksan ninyong pinto? Sino kayo? Sino kayo? Yuto! You left right now! Why? What happened? Yes, what happened? Why did you suddenly come in? Get out of here! Oh, come out of here! Or else we will kill you! Come on! Don't make fun of us like that! I'm not joking! You get out of here! Police, we will kill you right now! Pare, talagang hindi sila nagbibiro. Talagang papatayin tayo, kaya umalis na tayo. Ngayon din, halika na. Are you leaving all that, ha? Nako. Wag kayo stay. No. Don't kill me. No! Ang ibig mong sabihin, Captain Gusteng, may nag-traitor sa ating kasundaluhan. Opo, General. Yun nga ang dahilan kung bakit alam na alam ng mga sundalong anak ang pasikot-sikot sa ating kampo. Nakilala niyo ba kung sino ang traitor? Opo, General. Kilalang-kilala po namin. Kilalang-kilala mo rin. Ha? Aba, sino? Sina Captain, Captain Ashok at Captain Adong. Ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mapagkakatiwala ng dalawang yon. Ayaw po, General. At ayon sa intelligence report na nakalap ko, ha? Pinangakuan pala sila ng anik na bibigyan sila ng bahay doon sa bansa nila. Kapalit ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa ating sandatahang lakas. Ano? Kung ganun. Kailangan makarating ito kaagad kay Secretary of National Defense. Sige, Captain Gusteng. Pakisabi sa mga kasamang company commander na may urgent meeting tayo ngayon din. Yes, General. Urgent meeting. Para saan pa? Huli na si General. Kasalanan niya kung bakit nagkalit-silit siya ang ating hanay. Pinahinyahan niya ako. Ito ngayon ang resulta. Siya ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Colonel Karyong, huwag mong sisi ang lahat kay General. Dahil hindi siya ang dahilan kung bakit nagkalit-silit siya ang ating hari sa paglaban sa bangganit. Bakit? Ano ba sa palagay mo ang dahilan, ha? Aber, siya na! Colonel, ayon sa nakalap na impormasyon ng ating intel, ha? Sina Captain Ashong at Captain Adong ang dahilan. Ano? Sila Captain Ashong at Adong? Oo! Kaya nga, may urgent meeting kaming mga company commander ngayon. At pinapasabi rin niya, ha, sa inyo po, na makipag-meeting ka na rin. Pasensya ka na, Captain Gusteng. Pero hindi na ako interesado sa meeting na yan. Dahil malapit nang marisolba ang problema. Ha? Anong ibig mo sabihin, Colonel Karyong? Sige, kulong ang mga yan. Parusahan nyo sila. Mga opisyal na sundalong anek, pinaguhuli sila. Mga POW o prison of war. Ha? Sila Sergeant Boy Sibuyas at Sergeant Bunyang ang humuli sa kanila? Oo, Captain Gusteng. Mas mabuti pa sila dahil narisolba nila ang problema. Hindi katulad na General Agaton na puro kayabangan lang at wala siya gawa. Kwan. At ito ang iparating mo sa kanya, ah.
Mula ngayon, hindi ko na siya ituturing na bayaw. Colonel Cadio. Lieutenant Veronica, kahang-hanga ang ginawa nila Sergeant Bonjing at Sergeant Boy Sibuyas. Oo nga eh, Lieutenant Pining. Kilala na sila buong mundo dahil sa ginawa nilang paglipol sa mga sundalong anek at may kabuwang bilang ng POW na 2,700 na opisyal nila. Hangang-hanga ako sa kanilang dalawa. Dati, inis na inis ako sa kanila. Ngayon, hindi na. Ako rin eh. Hindi ko sukat akalain na may kakayahan pala silang mapasuko ang mga kalaban. Nahiya ngayon si General Agaton. Siya ang sinisisi ngayon ni Defense Secretary dahil sa pag-disapprove niya ng request ni Colonel Caryong. Oo, Lieutenant Pining. Alam mo, hinahanap nila ngayon yung dalawang traidor at kapag nahuli sila, babalatan silang buhay ni Colonel Caryong. Ha? Sino ang mga tinutukoy mo, Lieutenant Veronica? Sino pa? Di sila Captain Asyong at Captain Adong? Pare. Pagod na ako. Halos hindi ko na maigaw ang aking mga kamay sa papagsasagwan. Ako rin, pare. Napakamanas natin. Akala ko swerte na natin dahil may bahay na tayo. Yun pala, malas talaga. Kailangan bilisan natin ang pagsasagwan, pare. Dahil sabi ng sundalong anik, kapag inabutan tayo dito, papatayin na raw tayo. Oo. Nako. Oo nga eh. Kwan narinig kong rin yun eh. Pare, tignan mo sa taas. May distance na tatama sa atin. Tatamaan tayo. Tatalo na tayo. Tatamaan na tayo. Sergeant Boy Sibuyas, Sergeant Bunjeng, kahanga-hanga ang ginawa ninyo. Maraming pumupuri sa inyong kabayanihan. Maraming salamat po sa inyo, Colonel Caryong, at pinaniwalaan ninyo ang aming kakayahan sa larangan ng digmaan. Oo, Colonel Caryong. Oo naman. Siya nga pala, anong balita sa dalawang traitor? Anong litis sa kanila? Sergeant Boy. Yan ang tinatrabaho ni Sergeant Bunjing, Colonel. Nandun siya ngayon sa Port Nabuntisan at kasalukuyang inuhuli yung dalawang traitor na sila Captain Asyong at Captain Adong. Kanun ba? Sana mahuli na sila kagad. Dumarating na si Sergeant Bunjing kasama sila Captain Asyong at Nahuli ang mga traitor na bigyan! Colonel, dumating na si Sergeant Bonjing. Kasama na niya ang mga traitor. Umanda ang mga traitor na yan dahil babalatan ko sila ng buhay!
Ay, kuya, ipinagtimpla kita ng kape. Bilapag mo lang dyan sa ano, lamiset ah. Ay, taika kuya, parang malungkot ang mukha mo. May problema ka ba? Meron. Napakalaki po niya. Ano bang pinoproblema mo? Napalayas na natin si Karyong dito sa bahay. Oo, oh, pero nalintikan naman ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, kuya? Eh, dahil sa hiling mo sa akin na hindi ko siya papupurmahin, eh, nadlangan ko yung request niya na karagdag ang armas ng mga sundalo. Eh, nagalit si Defense Secretary sa akin at ako ang sinisisi ng maraming sundalo ang napahamak ng salakayin tayo ng anek. Nagri-ring ang cellphone mo, kuya. Sagutin mo muna. General Agaton Office speaking. Ano? Isinangkot ako sa mga bilang ng sundalong traitor? Ah, hindi. Hindi totoo yan. Hindi. Ay, kuya, sino yung kausap mo? Ay, punyag. Delikado ang lagay ko. Kailangan makaalis na ako kaagad sa lalong madaling panahon dahil isinangkot ako sa mga sundalong traitor at huhulihin ako at ikukulong. Patay! Ngayon, pagbabayaran niyo ang kasalanan ninyo, mga traitor kayo. Colonel Karyong, my friend, pag-usapan na natin ang maayos ito. Magpapaliwanag kami. Oo, Colonel Karyong, magpapaliwanag kasi kami, ganito ang buong pangyayari. Makinig ka muna sa paliwanag namin. Ano pang ipapaliwanag ninyo? Malinaw na ang lahat na nag-traitor kayo sa ating bayan. Traitor kayo sa ating inang bayan. May sinumpaan kayo bago kayo magsundalo. Pero anong ginawa ninyo? Humampi kayo sa kalaban. Pinangakuan lang kayo na bibigyan ng magandang buhay sa bansa nila. Ipinagkanulo na ninyo ang ating inang bayan. Kaya harapin ninyo ang igagawad kong parusa. Babalatan ko kayo ng buhay. Huwag naman, Colonel Karyong, my friend. Sige, lakad. Traitor na opisyal ng sundalo. Lakad! Lakad ka! Pag-uwalan niyo ako, huwag kayong lumapit. Layuan niyo ako. Bayaw! Nahuli ka rin sa wakas. General Agaton pala. Malas mo. Ako ang magbibigay ng parusa. Isasama ka namin sa dalawang ito at babalatan namin kayo ng buhay. Bayaw, makinig ka. Magpapaliwanag ako. Kuan, ang totoo nahuli ako ng anek at nilagyan nila ako ng bomba sa katawan. Ano? At binanta ang pasubugin kung hindi ako susunod sa utos nila. Ito. Tignan ninyo ang bomba na inilagay sa aking katawan. At mga segundo lang ay sasabog na ito dahil nagtapat na ako sa inyo. Layuan niyo ako. Lumayo kayo dahil sasabog na ito. Isugod mo ako sa ospital. Aray ka, aray. Bayaw. Umising ka. Nananaginip ka. Bayaw. Bayaw. Umising ka. Bayaw. Tapos na ba ang World War 35? Anong World War 35 na sinasabi mo? Ay, ang mabuti pa, bumangon ka na dyan at isasama kita sa pagsalubong sa mga Allied Forces ng United Nations na dumating. Tutulungan nila tayo. Nakaw, panaginip lang pala. Akala ko, totoo na ang World War 35 na.
na po nagtatapos mga giliw naming tagapakinig ang aming kwento na pinamagatang World War 35 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!